Doon natin na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo na way sumay inyong lahat. At sumay inyong lahat. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga. Huwag tayo masyadong malungkot. Kahit malakas ang hangin, parang may bagyo, walang makapipigil sa atin upang tayo tumulog sa ating Panginoon. So, we are not expecting that you would come for the Mass. Lakas ng hangin, di ba? Kaya, tingnan mo yung katabi mo, gulong-gulo yung buhok. Di ba? So, sapagkat nagiriwang natin ang biyaya ng Diyos. So, tumulog tayo sa madal na misa. Ito ang pagkakataon upang dalihin natin ang ating mga panalangin at mahilingan sa Panginoon at ibig sa lahat. Magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng biyaya na tinanggap natin, lalo tingin sa biyaya ng buhay. Sa umagang ito, ipinagdiriwang din natin ang kapistahan ng ating Pilipinong Santo. Kapistahan niya noong April 2, si San Pedro Calungsod. So dahil wala tayo dito noong April 2, we will celebrate it on Friday. No? Sapagkat ito ang ating patron, ating mga Pilipino, siya ang pinabuhugutan natin ng lakas at higit sa lahat ng inspirasyon upang sundin natin sundan natin ang ating Panginoon hanggang kamatayan sa ating pananampalataya sa Diyos at sa ating pananalig sa Diyos bilang mga Katoliko. Nakatulad niya, inialay niya ang kanyang buhay dahil sa kanyang pananampalataya. At ganun din, nais kong ipakilala sa inyo si ang paring kasama ko, so hindi pa ho siya santo. So siya ay Pilipinong pari, so dumating siya noong nakaraang araw. Siya ay punta dito upang tumulong sa ating parokya, lalo tingin sa mga pabiriwang na darating na Semana Santa. No? So siya ay si Father Francis Mesina. So commonly ang tawag sa kanya si Father Kiko. Okay. So siya ay taga-Pampanga at naka-assign siya sa Tagaytay City. O kaya pag-uwi ninyo, dalawin nyo siya doon. No? Doon ang kanyang kaharian sa Our Lady of Lourdes. No? Siya, Lourdes Church doon sa Tagaytay. At siya ang director ng mga theologians ng mga Cappuccino. So narito siya upang magdiwang ng banal na misa. At ganoon din para makinig sa kumpisal at ano pa man na pagdiriwang ng ating simbahan. So let us welcome Father Francis Mesina. Ngayon mga kapatid, ay aminin natin ang ating mga kasalanan. Humingi tayo ng awa at patawad sa Panginoon sa ating mga pagkukulang at ganoon din sa ating pagkakasala sa Diyos at sa kapwa natin. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na luha ko ang kastal sa isip, sa salita at sa tawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mga Birheng Maria sa lahat ng mga aking mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y maglangit sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sumabi tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Thank you.
Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat. Ano pa't po sa niyang inapo ang mamatay para sa sanlibutan? Kami naway masigasing na tumaha sa kanyang dinaanan, sa iyong pag-akay at sa kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kalumos-tulos ang kalagayan ng mga Israelita nang sila'y mabihag sa Babilonya. Ngunit, sa kabila nito, ipahahayag ni Yahweh ang plano niyang pagliligtas sa pamamagitan ni Propeta Isaías. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías, ito ang sinasabi ng Panginoon na siyang gumawa ng landas upang may maraanan sa gitna ng dagat. Sa kapangyarihan niya ay kanyang nilubing ang malaking lupo. Nilipol niya ang kanilang mga kabayo at ang mga karwahe pinasak. Sila'y nangabuan at di na nakabahan. Parang isang ilaw na namatay at ningas. Ito ang sabi niya. Ang mga nangyari noong unang panahon, ilibing sa limon. Limutin na ngayon. Narito at masdan ang nagawa ko'y isang bagong bagay na hanggang sa ngayon di mo namamasdan. Ako'y magbubukas ng isang landas sa gitna ng ilang. Maging ang disyerto ay patutubigan. Ako'y igagalang niyong mga hayop na bawang marilang. Gaya-gaya ng alpestos at ng asong gubay. Ang dahilan nito, sa disyerto, ako'y nagpabukal ng saganang tubig para may mainom ang aking hinirang. Sila'y nilalang ko at aking hinirang upang ako'y kanilang papurihan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
pagtigala, dalayan pagbalik. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, inalin kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang dahil Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay ko walang kabuluhang makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makiisa sa Kanya. Hindi ko nahangad na maging matuwid sa pamamagitan ng kautosan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos batay sa pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubos ang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang pagkabuhay na magmuli, makihati sa Kanyang mga hirap, at matulad sa Kanya, pati sa Kanyang kamatayan. Sa pag-asang ako may muling bubuhayin. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin ako'y ganap na. Ngunit, sinisikap kong maisakatuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy nga ako tumo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang buhay na hahantong sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsisayo po. Noong panahon iyon,
si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Kinaumagahay nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya umupo siya at sila'y tinuruan. Nuoy niya sa kanya ng mga eskriba at ng mga pariseyo ang isang babaeng nakuli sa pakikiabit. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nakuli sa pakikiabit. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo?" Itinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit humuko si Jesus at sumunod sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus, kaya sila itinignan niya at sinabi ang ganito, "Sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babae naroon pa rin sa harapan niya. Tinignan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po, kinuho," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka na, Panginoon Jesucristo. Mga kapatid, kapayapaan po at pamamabutihan sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, magandang umaga sa inyong lahat. Una po, napakadami mong libro, no? Kahapon po ng umaga, napakatahimik po dito. No? Ngayong umaga po, nagbibigla po, ang daming mga tao pumunta dito. Kagabi ko minilad. Kaya para tayo mga kabuti na naglabasa, no? Dito sa ating buha. Ako'y dumalingon ng isang gabi at sa paanyaya ko ng ating unang paroko dito sa Qatar na si Father Rally. Pangalan ko ang Kiko. At tulong sa amin, nung kami nag-aaral, dapat daw pag nag-homily, may audience contact. Ang ating simbahan ay pa-arap. Kaya ako'y nahihilo nito hanggang mamaya, no? Maganyan-ganyan, no? Magyang camera, mahihilo ko yan. Ako'y nagagalak at utuwa na makipagdiwang sa inyo sa mga darating na araw. Sana din mo kayo'y matuwa. Amen? Amen. Huwag hindi kayo natutuwa. Amen? Huwag ko kayo magdala, mahina ko kung kumain, ha? Mga kapatid, ngayon po tayo nasa ikalimang linggo ng Kwaresma. At marahil, madaming beses na natin napakinggan ang Ebanghelyo ngayon, ang tagpo ni Jesus at ang babae na huling nakikiapid. Marahil alam din mo natin sa lumang tipan, bagong tipan, at sa panahon ni Jesus, ang babae na huling nakikiapid siya ay parurusahan sa pamamagitan ng pagtapon ng bato o pambabato until na siya ay mamatay. Madaming tao sa Biblia ang nakaranas ng ganong kamatayan, stoning. Sa lumang tipan ang sinabot sa lingkod ng Diyos. Sa bagong tipan, si Stephen, nagpahayag, nagturo, pinatay din by stoning. At ngayon, si Jesus ay nakahalap sa ganong sitwasyon, testing by the Pharisees and the scribes and the elders. Ang tawag mo dito ay lapidation, stoning, o kaya lapidation.
habitation. Kaya nga ganyan tayo sa salitang lapitan. Na bukas pakalawa, ganyan tayong kanya-kanyang lapitan. Amen? Amen. Lapitation. Pangalawa, tulad ng binanggit ko, ang stoning ay tanda ng punishment. The physical act, the concrete act of stoning or lapidation is a sign of punishment of a person who had committed a sin. Pero kung tinignan natin ang mas malalim, ang mga pariseo, ang mga eskriba, dinala ang babae hindi dahil nagkasala siya, kundi dahil gusto lang subukan si Jesus. They brought this woman because they want to test, to trap Jesus. At yung panahong yun, unti-unti lang namumuo ang takot, ang galit, ang inis, ang puot ng mga pariseo at paiskriba kay Jesus. Natatakot sila dahil unti-unti naniniwala ang mga tao kay Jesus. Natatakot sila gradually, Jesus becoming a threat to their national security. Kaya, kung titigat mo mas malalim ang mga pariseo, eskriba, hindi kamatay ng babae ang hinahanap nila, kundi gusto lang batuhin si Jesus ng kanilang galit, ng kanilang inis, ng kanilang whatever it is, marami silang gustong gawin kay Jesus. Ang puso ng mga tao sa paligid ni Jesus, mga pariseo, mga eskriba, ay naging mga pusong bato. Their hatred, ang galit, ang ilis at selos ay naging daan upang maging pusong bato ang mga eskriba. Pusong bato. Pusong pinatigas ng galit, ng inis, selos, and insecurities. Pusong bato. Lapidation. Sa pangalawang kulito, sabi ng mga ilang manunulat, ngayon, very seldom, ang mayroon na yung sistema ng judgment o ng punishment ng pambabato. Very rare, kakaunti na lamang po. Pero, madami na ngayong mukha ang pambabato. Halimbawa, sa mga bagong panahon, marami na mga nambabato sa atin. Amen? Amen. Halimbawa ko ng pangkabato ngayon, ang sabi, bullying, isang panimagong mukha ng pangkabato. Binabato ka, kinukutsa ka, pinapatay ka, emotionally, socially. Panimagong mukha ng pangkabato, labeling, labeling. Halimbawa, sabi ni Father, ako'y kapampangan. Pwede yung taas ng kamay na makapampangan dito. Takot, apat, lima, ani, okay, mahirap. Mamaya, matutuwa kayo. Ang sabi ng iba, labeling, basta kapampangan, ano labeling ko natin? Guwapo. Amen? Mga kapatid, ano labeling natin? Basta kapampangan, guwapo. Amen? Ayaw yung maniwala. Kapatid, sabi nila, labeling. Eh, ganun yung ako. Ako'y kapampangan. Basta kapampangan, guwapo. Amen? Bahala kayo. Pangalawang labeling na limbawa, ang sabi ng iba, mga Ilocano. Basta Ilocano? Ano? Basta Ilocano? Mag kuripon, magaling mag-budget ang sabi ko na. Hindi, hindi. At ang sabi
iba, mga ilonggo, basta mga ilonggo, di naman titanon. Pinakamuklang sa buhay. That's safety, no, mga kapatid. Nakita mo pa lang siya, meron ka ng judgment. That is slavery. Kapag maingay magkwento, nagasan ang mga yun. Alibaba pa ko, no, ang bata, maaaring pinin mo, kapag nanon tayo ng TV, mga drama, mga teleserye, mga pelikula, usually, sinong gumaganap ng mga katulong sa mga pelikula at mga teleserye? Kapag sinabing katulong, ang lagi na-associate ay mga Bisaya. No? Lately! What do you mean sa mga Bisaya? Katulong. No? Kapag nakita ang Bisaya, katulong yan. Kaya kapag ang lalaking Bisaya, ang sasabihin, boy. That is lately. The very start, we have that initial judgment and we put them into a box. Labeling. Mga kapatid, alam mo yung umaga, tulad na nabanggit ni Father, nasa harapan mo natin si Pedro Calungsod. Isip mo ganda ng halimbawa, lalo na sa mahinig mag-labeling, bato-bato sa langit. Si Pedro Calungsod, siya ay Filipino. Amen? Amen. Siya ay santo. Amen? Binigay ang buhay. Siya ay pinatay. Isang katekista. Pero, ang hindi nabibigyan ng diin, siya po ay isang Bisaya. Filipino, santo, Bisaya. Hindi siya katulong. Santo. Amen? Lately. Pwede ba ang uri ng pangbabato na sinasabi ngayon ay yung adering. Adering. Hindi ko alam sa Tagalog. Ang halimbawa ay ganito. Lahat ng mga kwapo, kami na. Lahat ng mga maganda, kami na. Ang hindi maganda, hindi kasama sa grupo. That is adering. Lahat ng malalaki ang sweldo, kami-kami lang. Ang mga mababang sweldo, hindi kasama. That is adering. Lahat ng... Ano ba? Bahala. That is adering. Ang mga kapatid na sinasabi natin, o kaya din, stereotyping. No? We become excluded. O kaya po, malakas sa mga Filipino, pinatawag natin regionalism. Kami mga kapampangan, kami na. Kayo mga Bisaya, kayo na. Kaya kapag nagkita-kita, makikita mo, halimbawa, makita mo dun sa... Father, sa tayo pumunta ka gabi? Diba? Kagadagad, kaya yung night out ni Father. Diba? Makikita mo mga Pilipino, sama-sama, no? Mapapakita mo pag nag-usap. That is regionalism. Labeling, stereotyping, bullying, and new types of stoning or lapidation. At ang pinakuhuling halimbawa ko ay tinatawag natin shaming. Hindi ko po alam kung ilan sa inyo dito ang mahilig noon sa nausong palabas, The Game of Thrones. Kung di nyo alam kung pala alam nyo, ganun lang ako kanina. Mayroong isang scene doon. They call it the walk of shame. Mayroon isang babae na huli na making stories of falsehood, no? And fornication. At mayroon yung isang hagdan, ang tawag nila the stairs of shame.
yung lugar na yung napuntahan ng Ifad. Pero hindi siya napashame doon. Pumunta doon, the walk of shame, ang babae na kunin nakikipapid at gumagawa ng kwento, chismosa sa ganyawahin natin. Kung gagawin dito to, madalo sigurado kung maglalakad ng gano'n, no? Naglalakad sa hagpan, dahil sa skala, upstairs, at ang habang siya naglalakad, nakahubad. And people were shouting, shame, shame, shame. That is shaming. Habang naglalakad sa hagpan, just imagine mamaya after Misa, maglalakad kami ni Father dito, no? At imagine yung sinasabi mo. And you are shouting, shame, shame, shame. Sa Tagalog, pagpapahiyam. Shaming. These, my brothers and sisters, are the new forms of stoning. Pambabato. Pambabato ng maling akusasyon. Pambabato sa ating panghusga. Pambabato sa ating mga kaaway. And we are killing them in our hearts, in our minds. Nagiging pusong bato tayo ng dahil ito. Amen? Halimbawa, kapag yung kaibigan mo na may utang sa'yo, nakiusap, ang anak ko mag-graduate, wala pa akong sweldo, pahiram muna. Nagtapos na ang graduation, nakapag-asawa na siya, may apo na siya, hindi ko nakapagbabayad ng utang. Anong gagawin ng iba? Shaming, bullying, ipopost sa Facebook. Nakakabili ng bag na Louis Vuitton, pero ang utang ay hindi pa bayad. Amen? Shame, bullying. Ang iba naman, nag-invite kumain. Nagkataong malakas kumain, ganado. Sasabihin, ang takaw. Baby, ipopost sa Facebook, no? Ang kapal ng mukha, hindi na nga nagbigay ng share, lakas pang kumain. Bullying, shame. O halimbawa, another form of shaming. Dahil nagmamadali kayo ngayon, day off nyo, gusto nyo ng mamasyal, sasabihin sa Facebook, nagsimba ako ang haba ng pumili ng paro. We are killing, we are stoning people in our hearts, in our minds. And in front of other people, we already killed them. Like the people in the old times. Bigla ko malinap. Baka ibuli niyo ako. And finally, with this situation, pusong tumigas, pusong naging bato, dahil sa maraming bagay, inggit, galit, inis, panghusga. Here comes Jesus. Compared sa mga taong nasa paligid, na naging pusong bato, ang dahil sa inis, galit, at buot sa kanya, a new heart is being found. Ito ngayon, si Jesus, kaharap ng babae na kasama. Hindi pusong puno ng gat, hindi pusong puno ng pangusga, na tulad ng napakinggan natin. Ngunit, isang pusong nagmamahal. Isang pusong nagpapatawad. Isang pusong nagbibigay ng pag-asa.
Ang sabi niya, ako din, I do not judge you. Where are they? Wala sila. Ang sabi ni Jesus, humayo ka at huwag na magkasama. Isang puso, walang panghusga. Isang puso ng bigay, pag-ibig, pag-asa. Tulad na sinabi sa unang pagbasa, pangalawang pagbasa, ang sabi, yung mga bagay na nagawa natin, nakalimutan na. Ang tampaanyaya, magsumikap na makamtan ang hinaharap. Si Jesus, walang panghusga. Kay Jesus, walang living. Kay Jesus, walang shame. Kay Jesus, panibagong buhay, panibagong pag-asa, at isang puso at tuloy na nagmamahal. And finally, mga kababayan, let us ask, let us pray that God may make our hearts like that of Jesus. Isang puso, handang magmahal, handang magpatawad, at handang magbigay ng panibagong pag-asa. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. May gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisa na ang Diyos, ang Panginoon natin. Nagkatawang tao sa lahat ng Espiritu Santo. Ipinanganak sa Santa Maria Mary. Pinagpakasala ni Pedro sa Kanya. Ipinanganak sa Diyos na patay ni Mary. Nanalo sa mabig sa Kanya at sa piling. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Maging tanglaw nawa ng liwanag para sa mga namumuhay sa kasalanan ang simbahan, sa mumuno ng Santo Papa, mga obispo, kaparian, at mga relihiyoso. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Maging tapat nawa sa kanilang sinumpa ang tungkulin ang mga hukom at manatili nawa ang diwa ng katarungan sa ating sistemang panghukuman. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Maging mabuting halimbawa nawa ng pag-unawa at pagpapatawad ng Diyos ang kabataang Pilipino at ipahayag nawa nila ang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang huwarang pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ingatan nawa ng mga mag-asawa ang dangal ng pamilya.
matuto nawa silang magpatawad sa bawat pagkakamali at magsumikap na maging tapat sa isa't isa at mabuting mga magulang. Manalangin tayo. Panginoon, tingnan mo ang aming panalangin. Matagpuan nawa ng mga may karamdaman ang pag-ibig at pagkalinga ng may kapal sa pamamagitan ng ating pag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, tingnan mo ang aming panalangin. Inalangin natin ang mga pastorin natin kay nila. Ama namin, mapagmahal, tingnan mo ang panalangin ng iyong sambayanan. Tulungan mo kami sa pagtalikod sa kasalanan at ihatid mo kami tungo sa iyong kaluwalhatian sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Thank you.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating pag-aahin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito pag-aahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong kasapena niya. Ama namin lumikha, kumidumadalangin ang mga pinagpasaloob mo ng mga nilalaman ng pananampalatayang Kristiyano ay iyong gawing dalisay pangundanan sa ipinag-iriwang na pag-aahin ito sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawala ng God. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ang pasalamatan. Maraming makapangyarihan. Tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Cristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda. Ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay, kaysa ng iyong anak na minamahal aming inilalaan ng panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilambi ng mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkil. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa na walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Bago niya pinatiis ang busang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, nagabihin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ipagbunyin natin ng misteryo ng ating pananampalataya.
ikabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng ni Kristo ay mapuklod sa pagkakayos na sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaling namin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kay San Francisco naming Papa at ni Camilo naming Obispo at ng Tanang Kapalian. Alalahanin mo din ang ating kapatid na nahihintay na may pag-asa at sila'y muling mabubuhay. Kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatig kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa naman ng Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, kanyang esposo, kaisa ng mga apostol, kaisa ni San Francisco sa taklada ng Assisi, at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesus Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng karangal at papuri sa iyo, O Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala hanggang. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos ng turo ni Jesus na Panginoon natin ang Diyos, ipahayag natin ang lakas mo. Ang ibinibigay ko sa inyo. Ito ngayon mong aming pananampalataya.
At huwag ang aming mga pagkukulang at pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin. At sumayin. Bigayan tayo ng kapayapaan. Thank you.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, kaming nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay mapabila nawang lagi sa mga kaanib niya na namamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat para sa ilang paalaala. Lenten sacrifice envelopes. We encourage everyone to support the poor and the needy. Please collect the sacrifice envelopes and return it with your contributions on or before Good Friday, April 19, 2019. 6th April, Saturday, first Saturday of the month. For our regular Marian devotion, there will be a candlelight procession after the 7 p.m. Mass from the main church to the grotto. Poor of St. Anthony Food Kit. The PASA Ministry campaigns to sponsor food kits to share the joy of Easter. Each kit costs 50 Qatari riyals to be distributed on Good Friday. Those who wish to sponsor these kits may do so at the parish office or special counters at the parish grounds. The Holy Week service schedule is now available. For the timings of the masses and language masses, you may refer to the notice boards on our website, www.ourladyofrosarychurch.org. Timings for the Sacrament of Reconciliation, 15th April, Holy Monday, 16th April, Holy Tuesday, 17th April, Holy Wednesday, 8 to 11 a.m., and 5 p.m. to 8:30 p.m. We remind everyone, do not encourage your non-Christian friends to accompany you during the Holy Week services inside the religious complex. 12th April, Friday, Parish Way of the Cross, organized by the Jesus Youth. We will be praying the Way of the Cross with the reenactment of the Passion of Jesus in every station from 4 p.m. to 7 p.m. at the parish grounds. Everyone is invited. 12th April, Friday, Catholic Nurses Regular Prayer Meeting. We invite all Catholic nurses to join for a prayer meeting at room 1019 from 9 a.m. to 12 p.m. Inaayayahan ko yung mga may birthday. Panalangin natin ang mga kapatid natin na nagkiriwang ng kapatid. Kapagpalan, mahaging Diyos, hihiling po namin kumasbasan mo ang mga kapatid namin ito na nagkiriwang ng kanilang karawan. Naway magpalain po sila ang pagpapalan ng mula sa iyo. Bigyan mo rin po sila ng lahat na biyaya, lalo tingin ang kanilang mga itinatuguyon, ang kanilang mga mahal sa buhay. Bigyan mo rin po sila ng lakas na loob, at ganun din katataga ng kalooban at kalusugan ng kanilang panatawan. Iniinig namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo, aming Panginoon. Amen. Amen. Sapagkat ang simbahan, nagsasalita,
Church is against death penalty. Bakit? Sapagkat ang binabasihan ng simbahan ay ang sinabi ni Kristo. Dahil ito'y batas ng lumang liman, sa bagong liman, binago niya. Hindi dapat patayin. Kaawaan at bigyan ng pagkakataon muli na makapagbago. Okay. Hindi niya sinabi, okay, yung batas ng lumang liman, gawin natin ngayon. Batuhin hanggang mamatay. Dahil kung sinabi niya yon, lahat ng mangungumpisa ang paring nasa loob may bariya. At hindi ka na makakalabas. At kung gagawin yon, lahat tayo patay. Pero dahil sa awa at pag-ibig ng Diyos, tayo ay pinatatawad. Binibigyan ng panibagong pagkakataon. Hindi naman sinabi ni Kristo, okay, kalimutan na natin ang ginawa niya, tapos na. No? Kaya nga meron tayong justice system na dapat ipatupad upang ang taong nagkasala ay bigyan ng pagkakataon upang siya ay magbago. So tandaan natin, ang simbahan ay ang pamayanan sumusunod kay Kristo. Ang pagsunod kay Kristo ay ang pakikinig sa kanyang sinabi. Kaya ang simbahan nagsasalita based on the words of Jesus, based on the teaching of Jesus, we are against the death penalty. Sapagkat kung tayo ay magsasabing, okay, sige, patayin nyo na, hindi tayo tunay na tagasunod ni Kristo. Sapagkat ang pinamatayan natin bilang simbahan at bilang tagasunod ni Kristo ay ang ating Panginoong Jesucristo, ang pangangalaga at ang pamamahal sa buhay. Kaya nga sabi, hate the sin, but not the sinner. Sapagkat sa biyaya ng Diyos, may pagkakataon, sa biyaya ng Diyos, may panibago. Kaya sabi ni Kristo, may nabuso ka ba sa iyo? Wala po. So ako rin, hindi kita buhos ka. Anong sabi niya? Kaya tumayo ka at huwag ka na magkakasala. Pero ngayon, nagkaiba na. Tumayo ka at huwag ka na magkakasala. Ulitin ko na lang ulit. Mamumbisa na lang ulit ako. So mali rin yun. Okay? Kaya meron tayo sa pamayanan natin, merong batas na pinaiiral, merong batas na pinatutupad. No? At ito yung pagkakataon upang ang isang taong nagkasala ay magbago. Sapagkat sinabi ni Kristo, sinabi sa banal na kasulatan, huwag kang papatay. Diba? Kung sa lumang tipan sinabi yun, pero nasa bagong tipan na tayo, at si Kristo nagsasabi, huwag kang papatay. At huwag ka rin maghuhusga ng kapwa mo. And so even the church, napapasok tayo ng spirito na kung saan ng kadiliman that divides the community, that divides the church. And sometimes even our own friendships are divided already. Even our own communities are divided already. Because we do not focus on what Jesus said. We do not focus much on the words of our Lord Jesus Christ. Kaya napakaganda ng sinabi ni Kristo dito sa mabuting balita na iniatid sa atin. Hindi kita huhusgahan, pero umayo ka at huwag ka na magkakasal. Kaya nga, di ba narinig natin sa magulang natin, huwag mo nang uulitin yan na pag inulit mo pa yan, tatamaan ka sa amin. Di ba? Yun ang isang disiplina. Kaya sana, kapag nagsalita ang simbahan, unawain muna natin, no? Hindi yung personal na ano na natin, ang ating, no? Sapagkat ang simbahan, ito ang kandungan natin, mga Kristiyano. Sapagkat ang ipinatutupad ng simbahan ay ang salita ni Kristo, wala nang iba. Ngunit ang salita ni Kristo, tandaan natin, laging salungat sa pananaw at isipan ng mundo. And so from this,
Let us pray for our church. And let us pray for the church, for the Catholic Church. In our own persecution, not only in the Philippines, but in every part of the world, the Catholic Church is being persecuted right now. At dadating ang panahon, you have to choose. Kasama ba kita o hindi? Are we going to deny our Lord Jesus Christ? Okay? So, alam ko tayong mga Pilipino, marami sa atin nasa Facebook. Okay? Let us not spread the culture of hate. Let us not spread the culture of division. Let us not spread the culture of death. But let us always spread the culture of love. And that is what Jesus taught us. And that is what Jesus commanded us, that we have to love one another. Okay. All these things that is happening right now, it is a great challenge for us. It is a great challenge to the church founded by our Lord Jesus Christ. Let us pray for one another, and let us pray for our own church. Not only here, but throughout the world. Amen. Amen. Spread the good news of Jesus. Forgiveness, compassion, understanding, and love to one another. Kung tutusin, wala tayong karapat ang mabuhay. Diba? Kung inisip na, nang susuway sa akin, mamamatay ngayon din. Palagay ko, tutumba tayong lahat. Baka mauna pa kami dalawa na tumumba dito. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, binibigyan tayo ng panibagong pagkakataon upang lumapit sa Kanya, magbago at magbalik loob sa Kanya. Amen. So ngayon, dahil pinagdiriwang natin ang kapistahan ng ating patron na Pilipino, Santo at Bisaya, ipanalangin natin ang ating bansa, ipanalangin natin ang bawat Pilipino, lalo tingin ang mga wala dito, ang mga kapatid natin may karamdaman, ang mga kapatid natin walang trabaho, ang mga kapatid natin nawawala ng pag-asa, ang mga kapatid natin nalulungkot, ang mga kapatid natin sa pag-iisip niya ay iniwan na siya ng lipunan. Ipanalangin natin sila sa pamagitan ng ating santo na si San Pedro Calungsod. Kaya manalangin tayo sa kanya o sa San Pedro Calungsod para ang paglalakbay, mag-aaral, katikista, misyonero, pagkat na nilipigan ng panahin, Lord namin inyong pinag-aaralas sa iyong kutapalan sa panahon ng pag-uusi, sa iyong araw ay binuho ang pananampalataya sa gitna ng pagkamuhi, sa ngalan ng pag-ibig, tuguhuin naman ang alam sa mabuting balita, ang hiling mo ang aming panalanganin ng aga-aga. At ipamaging dapat kami sa harap ng luklukan ng awa at biyaya upang sa aming pagkakamit ng tulong sa langit, ang mabuting balita ay nakasunod namin ipahayagan sa buhay dito sa daigdig. Amen. Ama namin, sumasalangin ka sa bahin ng pangalan mo, mapas namin ang karin mo sa pinaglong mo dito sa lupa para lang sa amin. Bigyan mo tulad ng aming kakalan sa araw at patawain mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami libayin tulad sa puso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagyo ng Maria na pupuno ka ng grasya, Panginoon Diyos, isumasyo po pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ilan ng Diyos, manalangin kaming makasalanan ngayon at hanggang
palagi sama sa nata sa Espiritu Santo. Kaparan ang sumunang-una, ngayon at magpakilanman, kasulangan ka. San Pedro Calungsod, manalangin kami. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. At naway pagpalain kayo lahat at ingatan ng mga pangyarihan, Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay ganap na umayo tayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.